Yung kagabi kasi may nagtanong na ang bata ay naka-enroll sa isang Protestante na church. Mm-hmm. Tapos hindi pwede makapag Holy Communion. Mm-hmm. Ngayon ang nagkakasala ba ang parents o ang bata pag naka-join ng Holy Communion, na naka-enroll naman sa Protestante, pero nang mag-enroll siya, nursery pa, nang yung time na Holy Communion niya, wala na siya doon. Isang year lang siya. Ano bang dapat gawin o kung nagkasala ba ang bata o ang parents dito? Okay, magandang katanungan. Sige, ibibigay po natin yung pagsagot kay Brother Angel. Brother Angel, nandiyan ka pa ba? Yes po. Hindi, inaano ko po kasi yung baka mayroon ka dyan, bro. Ito po kasi yun, nasa Code of Canon Law natin. 1374. Meron ka po ba diyan na 1917-1374 po? Hard copy yung nandito sa akin, bro. Oh, okay, so actually ito babasahin. Narinig ba? Yes, narinig. Dali, basahin na lang natin, bro, na meron po rito. Oh, wait. Ito po yung sinasabi sa Code of Canon Law natin, no. Ang nakalagay dito para mas malinaw. Code of Canon Law 1374. Ang nakalagay dito, sabi rito, Canon 37 was the sections of the 1917 Code of Canon Law that prohibited Catholic from attending non-Catholic educational institution. So malinaw po 'yon, no, pinaprohibit po tayo dahil pag tiningnan mong buo yung 1374, bawal na bawal po tayo maki-join kahit saan organization na against the Catholic Church. Katulad nga kanina, no, yung Freemasonry, binebentahan mo ng kung ano-ano. Freemasonry yan against the Catholic Church, kaya kasalanan yan against the Catholic Church. Ngayon, yung pag-ano naman ng itong sinasabing mga bata, dinala mo sa ibang Protestante, batas na simbahan, Code of Canon Law 1374 din, mayroon doon nakapaliwanag po yun na sinasabi na yung mga nakikisalamuha, no? Doon sa kahit anong ginagawa nyo, basta nakikipagsalamuha ka sa ibang non-Catholic, schools man yan, lugar man yan, worship man yan, kung ano man yan, bawal na bawal po ng simbahan yan. Even in the Bible, maliwanag po yun. Yeah, Dos 1 po, Uno Dias nga po. Ano po yan? Biblical po yan. Dos 1, Uno Dias. Ikalawang Juan po ba yan? Ikalawang Juan? Uno Dias. Okay, ikalawang Juan, Uno Dias. Ito naman po yung ating mababasa dito sa ating Biblia. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sinumang dumating sa inyo na may dalang katuruang laban kay Kristo. 11 po. Okay, 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. So tingnan natin mabuo, no? Bawal nga po yung tanggapin. Ang ginagawa ng mga tao, pumupunta pa dun sa lugar na yon. Nagtuturo ng ibang Kristo. Bakit? Pagbabawalan kayo mag-communion nun. Pagbabawalan kayo ng holy, magsimba. Pagbabawalan kayo lalo yung mga bata sa mga Protestant school, napakalaking impluensya nun. Huwag na sila magsimba, huwag na sila magkumpisal, lumayo sa Catholic Church. See, that's blasphemy, no? That's against the Catholic Church teachings. That's apostasy and heresy. So yun ang dahilan po kaya binigyan tayo ng Code of Canon Law 1374 na bawal makipsalamuha talaga at biblically, ayun,
nakikisama ka sa kanyang kasamaan, nakikipag-isa tayo. Bakit? Ayun nga, nakikipag-isa. Bakit masama? Kasi pagbabawalan ka nun, lahat ng mga turo ng church. Lahat ng mga Mary, bawal mo siyang parangalan. Ang daming ibabawal. So, ngayon, kung sabihin nagkakasala ba yung parents, eh natural po kung alam niya yung totoo. At piniinaan, kaya dun sa kagabi yung nagtanong, hindi talaga siya papayagan. Bakit? Kasi yung mismong bata, yung mismong parents, pinayagan niya yung bata, makisalamuha sa protestante, kapatid. And that's against the church law and the Bible mismo. Nakikipag-isa ka, bawal nga batiin, kapatid. Eh, sumali ka pa, hindi ka lang bumati. Pinasok mo pa yung anak mo, kapatid, dun sa protestante na magtuturong talagang alipos tayo pa yung banal na Eucharistia. Mrs. Pasamang gawain yun, alam naman po natin. Ngayon, tatanungin natin, nagkakasala ba? Of course, kasi nga, that's a sin of omission yun. Bakit? Alam mo naman, although siguro kung hindi pa niya bawal ba, hindi pa niya alam, baka hindi medyo, po namin alam. Yes, mababa pa yun. Mababa pa po yung kasalanan siguro. No? But mahirap din anuhin yun. Kasi Hosea 4:6, no? People are destroyed because of lack of knowledge. Pwede pa rin tayo ma-destroyed kasi because of lack of knowledge pa rin. So, mas maganda talaga, we need to learn to how to gain. Valid ba yung ano? Valid pa rin ba yung Holy Communion niya? Yun nga po ang problema nga dun nun. Yung sa valid ng communion, ang basta kasalukuyan, nagkakasala po tayo nga nung ano na yun, heresy at apostasy na yun. Kasi according to the code of canon law, that's a grave sin din po. At sa Biblia mismo, bawal. Oh. Bawal ka makisalambuha sa kanila. So, uulit siya. Ano po yung uulit yung bata? Yung Holy Communion. Uulit siya. Yung bata po ba yung sinasabi niyo o kayo? Opo. Hindi, we kumpisal at sabihin sa ano yung nangyayari. Pumasok po ako sa school ng Protestante na against the Catholic, na sumisira sa Catholic o nakipag-isa po ako. Ikumpisal niya yon. And then, ang mahirap doon, paano yun? Itutuloy mo pa ba yung schooling niya doon? That's the problem. Ano, one year lang, na nursery lang, yun lang kasi nagkataon, yun lang yung parang available na medyo magandang ano sa lugar. So, kaya napilitan na doon. Oo. Oh, wag natin sabihin maganda. So, yung mga Protestante, kahit gaano kaganda yung pananalita nila dyan, hindi pa rin maganda yan because they're against the Catholic teachings po, no? So, lahat ng nakikinig sa buong mundo, bawal na bawal po. Biblically, Dos 1, chapter 1, verse 10 to 11, and then Code of Canon Law 1374, pinagbabawal po makisalamuha tayo. Even makinig, no? Sa mga ibang sekta, bawal na bawal po yan ng batas natin. So the most important thing na lang, and your question is pwede bang valid ba communion or kung ano man, ikumpisal natin para sigurado tayo. Ito po ba, habang nandun kasi yung anak ko, kahit nursery pa lang yun, kasi tinuturoan ko yan maliit pa. Eh, yung ibang mga salita nila, yung mga turo nila tungkol sa Bible, may mga pagkakataon talaga na inaano ng bata, kini-question mismo siya. Tapos yung teacher napapatanong sa akin. Tapos ako naman, ginagawa ko, ina-explain ko na lang sa teacher ang ibig sabihin ng bata kasi alam niya yung ibang katuran ng Katoliko na salungat sa kanila, lalo na yung sinasabi nilang pledge to the Bible. Ayaw ng anak ko naman yun. See, tama po yung simbahan natin. Kaya nga, the better thing to do is avoid po. Talagang pina-avoid ng simbahan yan. Makisalamuha, makinig, lalo na kung mag-aral ka pa dyan sa Protestant. See, dyan pa lang, nagkakaproblema na po kayo. Go to Catholic Church, Catholic School po, para mas maganda po. Sige ako. Hindi na siya, wala na siya doon. One year lang siya doon. Nabuti na lang. Okay po. Thank you kay Lord. Okay. Okay na po ba yun, kapatid na Bruce? Meron ka bang another question? Yung isa ko pong question,
Yung tungkol naman sa scapular, brown scapular, kasi yung pagsusuot nun, may enrollment, may blessing, tsaka parang, ayun, enrollment, mali yung ano. Investiture yata yung term dun. Dito sa punto por punto sa tuwing blessing, pwedeng bang maisama yung sa brown scapular? Na mag-investiture yata yung tawag dun eh. Na ano, pag-blessing. Okay. Sige, ibigay natin yung pagsasagot kay Brother Junrey. Brother Junrey? Okay. Yes, Romel, no? Yes. Mayroon talagang tinatawag na enrollment pag ano, sa scapular. Pero sa tanong mo na pwede bang dito i-bless? Yes naman, kapatid, no? Lahat ng bagay na, I mean, religious items sa gusto mong publishingan sa pari, magagawa yun kasi ang pari, yun ang kanilang trabaho. Yung enrollment kasi, sana atinan ko kasi dati, sa akin din dati, na-enroll din niya. Ang enrollment lang naman, pari ang magsusuot, yun lang naman pinaka-enrollment doon, pari ang mag... Ayun nga, tapos pinapangalanan sa kung ano, kanino, di ba? Parang ganun. Oo, ganun lang naman ang enrollment doon eh. So, pero pagdating naman sa blessing kapatid, to, without enrollment, kaya na pari niya kasi lahat ng rito na binabanggit ng pari, eh galing yan sa Diyos. At ang Diyos ay hindi nagsinungaling na sino man mabigyan ng panalangin niya ay nagiging banal yan. Kaya valid pa rin yung kapatid. Yung enrollment, isa na lang yun, formality. Formality lang yan, pero kahit na publishingan mo lang yan sa pare, scapular mo without enrollment, valid pa rin yun, press pa rin yun. Okay. So, okay lang pala yung binibless ni Father Darwin dito. Yes, kasi marami namang sumusot ang brown scapular na hindi na dumaan sa enrollment. Ang ibang pare nga niyang kapatid, hindi alam ano yung enrollment eh, kasi yung... Kasi may prayer specific. Sa amin, may yung nag-enrollment sa amin, andun kami. So, yung pare nga, hindi alam na mayroon pala siyang gawain sa enrollment. Hindi niya alam na natatawa nga ako eh. Ay, inaano siya nung ano, nung yung commentator, yung napapaliwanag about sa scapular. Yung turuan siya, kasi yung pare talaga, walang alam na may ganun pala. So, ibig sabihin, hindi siya precept ng simbahan. No? Ano siya, galing siya sa private revelation kung paano gawin. Pero tinanggap din naman ang simbahan, kasi hindi naman masama eh. Hindi naman niya in-overpower ang kapangyarihan ng simbahan. Bagkos parang formality lamang yun na siguro sa private revelation yun in-reveal ni Mother Mary. Parang kagaya ng ano ng St. Benedict na bigla yung pare sa isang munisipyo. Hindi niya alam na may libro pala yun, may sariling ano. Pwede isa na lang last na topic. Yes, pwede po last. Tanong ko lang kung paano po ba magkaroon ng CFD dito sa lugar ko sa Leyte, dito Palo, Tacloban, tsaka iba pang karatig na munisipyo. Para naman kasi ang daming sulpot dito, parang kabuti. Magandang tanong 'yan, Brother Wendell. Paano daw po magkaroon doon ng CFD po sa kanilang lugar? Brad Wendell? Saan na diocese? Sa Leyte po, diocese of Palo. Oo. Meron nakita ko sa... Yan. Oh, meron sa ano website ng cathedral, or diocese mismo. Pero nang i-click ko yung link nila, walang activity. So hindi ko rin alam kung saan nagpo-tatakbo. Kasi wala na kahit address, wala. Ha? Napaka-aktibo nila diyan, no? Sa Leyte. At yun nga ang national convention namin. Sa May, diyan sa Biliran, isa sa gawa. Marami sila diyan. Pero yung sa dito sa Palo at sa Tacloban, wala. Yung narinig ko, yun nga, yung sa Biliran tsaka Ormoc.
Pero yung dito sa east side, dito sa Palo at Tacloban, parang walang activity. Magtanong ka lang sa Paris Press. Wala bang link dito na lang sa online na page nila para mas mabilis kasi yung Paris Press kasi minsan absent, busy yata sa kung saan na pumupunta na mga minimisahan nila. Wala kong link sa kanila. Sige, na lang ako. Baka doon na lang sa mismo sa opisina ng obispo. Mag-ano na lang ako doon. Yun lang po. Thank you po. Maraming salamat at magandang gabi. Okay. Thank you so much po, Brother Bruce. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.